Magandang araw mga ka-MRSB at welcome sa ating YouTube channel. Sa video na ito, tatalakayin natin ang tungkol sa Module 3. Pero bago tayo dumako sa Module 3 ng Araling Panlipunan 9, bigyan muna natin ng pansin ang mga nagkomento sa ating nakaraan na video. Maraming salamat po kay Ma'am Nika Catalon. Ang sabi niya po, sa dami kong pinanood, ito lang na gets ko. Thanks po. Matutulungan ko na ang brother ko na grade 9 dahil sila lang ang mismo ang sasagot at walang tagaturo. Thanks po talaga. God bless. Maraming salamat po, Ma'am Nika Catalon, sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat din po kay Soliel sa pag-appreciate ng ating video. Ang sabi niya po, hala, thank you po. Sobra po tong nakatulong sa akin. Maraming salamat po sa pagbisita sa ating channel at pagkomento na rin. Ma'am Rhea May Lucertad naman po ay humihingi po sa atin ng tulong kung paano daw po gumawa ng demand curve. Yan po ay kinomento niya sa video natin na paano gumawa ng demand function mula sa demand schedule o yung formula. Huwag po kayong mag-alala, Ma'am Rhea. Gagawan po natin ang paraan yan. Manood lang po kayo ng video na ito at malalaman nyo kung paano gumawa ng demand curve. Nasa ikatlong module na po tayo na ikalawang markahan. At sa module na ito, tatalakayin po natin ang mga konsepto ng supply. Bago natin talakayin ang konsepto ng supply, alamin muna natin kung ano ang supply. Ang supply ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili ng mga producer sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Bilang tugon sa maraming pangangailangan ng tao, nabibigyan ng pagkakataon ang mga producer ng lumikha ng mga produkto at magkaloob ng serbisyo upang kumita. Katulad ng demand, ang supply ay mayroon ding batas. Isinasaad ng batas ng supply na mayroong direkta o positibong ugnayan ang presyo sa quantity supplied ng isang produkto. Kapag tumataas ang presyo, tumataas din ang dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili. Kapag bumaba ang presyo, bumababa rin ang dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili. Ito ay ayon sa tinatawag natin na ceteris paribus. Ayon sa batas ng supply, sa tuwing ang mga producer ay magdesisyon ng mag-produce ng produkto o magkaloob ng serbisyo, ang presyo ang kanilang pangunahing pinagbabatayan. Ipinapakita ng batas na ito na ang presyo ng produkto o serbisyo sa pamilihan ang pangunahing batayan ng producer sa paglikha. Dahil dito, higit ang kanilang pagnanais na magbenta ng marami kapag mataas ang presyo. Ang supply schedule ay isang talaan na nagpapakita ng dami ng kaya at gustong ipagbili ng mga producer sa iba't ibang presyo. Ang schedule na makikita sa talahan na yan ay tumutukoy sa quantity supplied para sa candy sa iba't ibang presyo. Halimbawa, sa halagang piso bawat pirasong candy, 10 lamang ang dami ng handa at kayang ipagbili ng mga producer. Sa presyong 2 pesos bawat piraso, 20 piraso naman ang handa at kayang ipagbili ng mga producer. Kung tataas pa ang presyo at maging 5 piso bawat piraso ang candy, kapansin-pansing magiging 50 ang magiging supply para dito. Malinaw na ipinapakita ang direktang ugnayan ng presyo at quantity supplied ng candy para sa producer. Isang paraan ng pagpapakita ng ugnayan ng presyo sa quantity supplied ay sa pamamagitan ng isang diagram o graph. Ito ay tinatawag na supply curve. Ito ay isang grapikong paglalarawan ng ugnayan ng presyo at quantity supplied. Narito ang isang halimbawa ng isang supply curve. Ang graph na ito ay batay sa supply schedule na ipinakita ko kanina. Kung ilalapat sa graph ang iba pang kombinasyon ng mga presyo at quantity supplied, ay mabubuo ang supply curve para dito. Halimbawa, sa punto B ang presyo ay piso. 10 ang dami ng candy na gusto at handang ipagbili ng producer. Sa punto C naman, ang presyo ay 2 piso. 20 naman ang dami ng candy na gusto at handang ipagbili ng producer. Kung tutuntunin ang mga puntong ito hanggang punto F,
ay makabubuo o makabubuo ng isang kurbang pataas o upward sloping curve. Ang kurbang ito ay nagpapakita ng direktang ugnayan sa pagitan ng presyo at sa dami ng gusto at handang ipagbili ng mga mamimili. Ang paggalaw sa kurba mula punto B papunta sa punto C ay nagpapakita ng pagtaas ng supply ng 10 piraso ng candy. Kapag ang presyo naman ay bumaba ng piso, makikita sa graph na bumababa ang quantity supplied sa 10 piraso. Ang isa pang paraan ng pagpapakita ng ugnayan ng presyo at quantity supplied ay sa pamamagitan ng supply function. Ang supply function ay isang matematikong pagpapakita ng ugnayan ng presyo at quantity supplied. Maaari itong ipakita gamit ang equation na ito. US is equals to F multiplied by P. O QS is equals to C plus B multiplied by P. Na kung saan ang QS ay quantity supplied o dami ng supply, ang P naman ay presyo, ang C ay intercept, o yung tinatawag nating ang bilang ng quantity supplied kung ang presyo ay 0. At ang B naman ay slope, yung pagbabago ng quantity supplied divided by pagbabago ng presyo.